Hi everyone! Kumusta kayong lahat? Nagawa na ba natin yung ating mga assignment? No? So yung pag-list ng 100 names, yung pag-add ng new people na friends sa ating Facebook, yung pag-comment sa ating mga friends na nag-like sa atin or nag-comment sa atin, yung pag-greet sa kanila, saying hello. So ginagawa ba natin? I'm sure na nakakalimutan niya ng lahat. No? Sana wag nating makalimutan. At yung pag-post, no, always show off, magpakita tayo every day sa ating social media, kasi pag nagtatago tayo, sino makakaalam na meron pala tayong pinopromote, no? So we are promoters, tayo nga nandito, no? Hindi tayo tindera, hindi tayo retailer, no? So wala tayong product na tinitinda, but we promote, kasi itong mga company naka-connect natin, sila is merong product and services, no? Sila yung nagbebenta ng product and services, hindi tayo. So we are here as a broadcaster, no? Broadcaster lang tayo, wala tayong hawak na paninda, wala rin tayong tinitinda. So nandito tayo to represent, no? Tayo yung nagpo-promote. Ibig sabihin, pag nagpo-promote tayo, ibig sabihin alam natin yung produkto. Nagpo-promote tayo, ibig sabihin ginagamit natin yung produkto, no? Hindi pwedeng mag-promote yung tao na hindi niya alam kung ano yung produkto. So hindi pwedeng mag-promote ang tao na wala siyang kaalam-alam about sa produkto o sa company, no? Doon sa services na binibigay. So na binebenta ng company. So yung company, sila yung may produkto, hindi tayo. Tayo ay broadcaster. Isipin nyo ang isang radio station, ang isang TV station, ang isang magazine, di ba? So yun, sila ang nagpo-promote. So dito, tayo ang nagpo-promote. So hindi sa atin yung company. Hindi rin tayo employee ng company. So nandito tayo as promoter. So dahil tayo ang nag-promote, tayo yung nagdala ng client doon sa company. So yung company, bibigyan tayo ng ating referral fee or commission, di ba? So ito ang ating job. So we promote the product or services at ipapakita natin na nagugustuhan natin 'yon, no? Huwag tayong nagugustuhan ko pero deep inside hindi pala natin gusto. So syempre, hindi mai-inspire yung mga customer na nakakita sa atin. Okay. So itong course natin number 6, ito yung becoming a super fan, no? Tayo ang magiging super fan ng ating product and services na pinopromote natin. Kasi pag hindi tayo ang super fan ng ating product and services, hindi yan mabebenta, no? Hindi mabebenta. Hindi tayo makakapagdala ng clients doon sa company na yon. Kasi hindi mai-inspire, hindi nila magugustuhan kung hindi natin ginagamit, di ba? So, ang isang experience ko din dyan, meron ako mga friend, no? So, meron ako mga kakilala na kumikita sila. Kumikita sila kasi marami silang kaibigan, marami silang connection, no? Sa dati nilang work. So, syempre, mabait sila doon. So, pinagbibigyan sila, bumibili ng product or services. So malaki yung kita nila sa umpisa. So, tuwang-tuwa sila, sabi nila, wow, ang galing, no? Ang laki na ng kinikita ko. Pero after a while, bigla yung bumababa. Bakit? Kasi hindi niya ginagamit yung produkto. So meron din akong kakilala na ang produkto niya is supplement, no? So sabi niya, yung supplement daw na yun, maganda daw, magaling daw, no? Nakakatulong daw ng sa health, no? Nakakapagpalakas daw ng health. Ngayon, nagkasakit siya. De, tinanong namin, uminom ka ng madaming supplement. So bakit ka nagkasakit? Napagod ka ba? Tapos sabi niya, hindi kasi ako umiinom yan eh. Sabi ko, oh, akala ko ba umiinom ka? Kaya nga ang dami-dami mo nang kinikita. Sabi niya, binibusiness ko lang ito. So ngayon, di nalaman ng mga tao na nagkasakit nga siya. Tapos parang hindi naman siya super fan ng company, ng product na yon. So yung mga tao na sumusunod sa kanya, bumibili dati sa kanya, hindi na bumili. So yon. So become a super fan. Walang ibang magiging fan kundi ikaw, 'di ba? Kung halimbawa sa sports, 'di ba? Sinasabi mo, gusto ko tong sports na to, itong team na to kasi yan yung lugar namin. Tapos hindi ka naman doon nanonood, nanonood ka doon sa isang team, ibig sabihin hindi ikaw yung super fan, 'di ba? So paano mo masasabi na doon ka sa team na yon na wala ka naman doon?
So yun, ang super fan na tinatawag. So kung meron kayong mga product, kasi iba-ibang companies, di ba, yung mga nandito sa atin na nag-aaral ay iba-iba ang company nila. So kung meron kang product, for example, ang product mo ay healthcare, no, yung supplement. So ang ibig sabihin, dapat ginagamit mo yung supplement na yan. So pag hindi mo yan ginagamit supplement na yan at pinopromote mo, wala sa'yong maniniwala. Pag sinabi mo, itong supplement na to is nakakaganda to, nakakapabata to, pero lagi kang may sakit, ibig sabihin, siguro hindi to gumagamit ng kanyang produkto. Di ba? So pagka nakita nila, sa sinasabi mo na maganda to, pampabata ito, pag nakikita ka nila na tumatanda ka, marami kang wrinkles, ibig sabihin, hindi mo ginagamit yung produkto. Di ba? So malalaman nila yan. Tapos pag sinabi natin na ito ay real estate ito, tapos wala kang real estate na nabibili, ibig sabihin, hindi ka naman, ano, hindi ka, ano, doon sa real estate na sinasabi mo, hindi ka bilib kasi ang binili mong real estate ay iba. So, kaya nga, di ba, pag ang salesman, no, yung salesman ng, sabihin natin, ng Toyota, hindi pwede yan na pumunta sa client niya na ang dinadrive niya ay, ano, ay Suzuki, di ba? Kasi Toyota yung pinopromote niya. So, ganun yun. Kaya yung mga company, meron silang sasakyan na ginagamit ng mga staff. Kasi yung mga staff, pag magpopromote sila, at iba yung sasakyan nila, kasi sabihin natin na hindi nila afford yung sasakyan ng company na yon, hindi sila makakapag-promote. Kaya yung company meron sariling sasakyan. Yun yung ano ini-introduce nila, di ba? So alam nga naman, sabihin mong masarap ang nagtitinda ka ng Coca-Cola tapos ang iniinom mo Pepsi, di ba? So yun, so commit to use the product daily kung yung product mo pwedeng gamitin daily, no? Kung ang product mo naman is healthcare, sabihin natin insurance or mutual fund or yun yung mga pinopromote mo, yung mga investment, dapat meron ka. Dapat naghuhulog ka every month. Kung halimbawa healthcare, dapat may healthcare ka every month. Hinuhulugan mo yan every month. Kasi kung hindi, paano mo siya maipopromote? Pag sinabi sa'yo, patingin nga ng hinuhulugan mo, wala kang mapapakita. Diba? Kung ang pinopromote mo naman is mutual fund, dapat meron ka din yan. Kasi pag tinanong ka din, bakit, ano yung sinasabi mo maganda ang mutual fund, wala ka naman pala niyan. Diba? Pag pinopromote mo yung mga real estate, dapat meron ka din, or sabihin mo, nagbibili ako na. Bibili na ako soon. No? So, pwedeng ganon. Pwede mo siyang ma-explain, or pwede mong ikwento yung sa kaibigan mo na meron yung kaibigan mo na nagugustuhan mo, kaya gusto mo rin bumili. No? So, yun yung dapat na ginagawa ng isang promoter. No? Ang nagpo-promote, yung produkto niya, gusto niya, ginagamit niya araw-araw, or talagang every month niyang ginagamit. No? Then sunod, use as much as you can. Be ambassador. Ikaw yung ambassador na pag nakikita ka nila, katulad sa akin, ay si Grace, ano yan? Yan yung, ano, yan si Jones yan eh. Pagka nakikita nila ako, alam nila na meron akong mga supplement, meron akong pampaganda ng skin, meron akong pampabata. So alam nila na meron ako niyan. Meron ang trabaho ko sa bahay lang. So alam nila. So ngayon, idinagdag ko. Alam na nila ngayon na ako ay John Maxwell po. So sa akin sila magpapaturo, di ba? Then dinagdag ko rin na ako ay financial planner. So pag about sa money or investment or real estate, alam nila na meron ako niyan kasi ginagamit ko rin yan. Di ba? Na-experience ko yan. Kaya pag tinanong nila ako, Grace, paano ba yan? Turuan mo kami. Maituturo ko kasi ginagawa ko, di ba? So halimbawa, sa trading, no? Grace, paano ba mag-trade? So pwede ko maituro kasi ginagawa ko din. Everyday ako nagte-trade ng forex, ng bitcoin. So, nagte-trade ako. So, pag tinanong nila, saan ba yan, Grace, galing? Meron ako niyan. Diba? So, paano ba yung pagpapayat? Grace, paano mo ba na ba maintain yung katawan mo? So, meron ako nun. Diba? So, yun. Paano mo ba everyday ka nagkukulay ng, not everyday, every week or every other week ka nagkukulay ng iyong hair? Hindi nasisira. Ano ang ginagamit mo? Meron kami niyan. Shampoo, di ba? Magandang shampoo, mamahalin, no? So, meron kami ng mga yon. So, yun yung ano, ako yung parang ambassador ng product. Then, how many product can you use every day? Kung yung product, ilang product ang ginagamit mo every day? Ako, halos lahat ng available dito sa amin, ginagamit ko. Yung skincare, yung product, iniinom ko yan lahat. Lahat ng kaya kong bilhin na available, no? So, how many product do you use every day, di ba? Taking the product make you a story, no? Kasi ang tinitingnan nila, yung story, nakikita nyo yung mga sumisikat,
Yung mga sumisikat na nakikita natin na ang laki na ng kinikita nila, meron silang story about doon sa product. So yung iba nagsisinungaling sa story nila, ganito ng kinita nila, but actually hindi. Makikita nyo ilang taon or ilang buwan, wala na yung taong yan kasi nagsisinungaling. So dapat ikaw talaga, no? May story ka about dyan sa iyong product. No? Hindi lang yung story, kawawa ako dati. Oo, kawawa ka dati. Ano ka na ngayon? Nagbago na ba? Diba? So, pwede mo sabihin dati may karamdaman ako. Ngayon, wala na akong karamdaman. So, meron kang story. O dati, marami akong wrinkles para na akong matanda. Ngayon, bumata ka. Yun ang iyong story. No? So, dapat meron kang story na mapapakita na yung produkto mo at servisyo mo is very good. Diba? So, pwede akong... For example, sa akin, no? So nagtuturo ako, nagpo-coach ako. So nakita nila na merong result yung aking kino-coach. So anong nangyari? Nagtanong sila, kanino ka nagpapaturo? Si Grace ako nagpapaturo. Ay, kaya pala iba na yung dating mo sa Facebook. Iba ka na rin mag-approach. So ngayon may magjo-join sa kanila kasi nagiging magaling sila. Then hinahanap din nila sino ang nagturo sa iyo. Si Grace ang nagturo sa akin, di ba? So yun. So make sure you follow the company compliance in telling your story. So isa to, no? Sa aming company nung una, nung nag-i-start pa lang ako, wala akong alam kasi wala din naman nagturo sa akin. So hindi ko pa alam dati. So ang ginawa ko, may nakita akong picture doon sa Google. Kinapi ko 'yon, nilagay ko doon sa katabi ng produkto, no? Pinicturean ko, sabi ko itong produkto na 'to, nakakagaling 'to, ito 'yung ginagawa. Nako, tinawagan kaagad ako ng company. Sabi niya, alisin mo 'yan kasi kung hindi tatanggalin ka namin. Yun yung sinabi sa akin agad-agad. Tapos naman, ito naman, kasamahan ko naman na leader ko na wala ring alam, nagpa-print siya ng pangalan ng company. Fake, syempre siya lang nagpa-print. Hindi niya binili. Gumawa siya ng sticker, pinagbibigyan niya kami ng sticker. Kami naman, nilagay naman namin sa aming mga gadgets. Tapos pinost namin sa Facebook, nakita na naman ako ng company, pinagalitan na naman ako. No? So ito yung, kung dito din sa IMG, sa mga meeting, sinasabi na yung IMG maganda yung service, no? Kasi nagtuturo, tapos si IMG yung brokerage. So siya yung sa gitna, no? Siya yung taga-connect doon sa mga company kasi ang mga company na connected sa IMG talagang malalaking company. Katulad ng Ayala, SMDC, Ramfar Financial, mga talagang top level na companies, no? Yung nakakonect doon. Ang problema, yung mga agent, yung katulad sa atin, tayo yung mga broadcaster, ang broadcast minsan is over, no? Na pag sumali ka dito, mag-i-invest ka na dito, ganito na, ang laki na ng sinabi, na siya nga, wala namang ini-invest pala, di ba? Tapos, yung kwento na over, no? Hindi daw pwedeng ganon. Hindi daw pwedeng gawin na parang pipitsugin yung isang company, yung image ng company, na yung company is talagang magandang company. So pagka isang magandang company, dapat yung pagpo-promote din maganda din, 'di ba? Halimbawa isang bag na Louis Vuitton, no? So ang isang bag na Louis Vuitton siguro nasa 100,000, no? 50,000 pinakamura, mga wallet lang 'yan. O 50,000 or 100,000 pesos, no? Kung 'yan ang ipo-promote mo, dapat maganda yung pagpo-promote mo kasi mamahalin 'yan, 'di ba? Magandang klase, hindi yan yung pipitsugi na binili mo lang dyan sa bangketa. So ngayon, ang ginagawa ng iba kasi, ang pag-promote nila, parang pang-bangketa, bumili na kayo, ganyan, gano'n, no? So, sabi, napapagalitan nga din yung iba kasi bakit daw gano'n ang ginagawa? Hindi daw maganda. Tapos may nagpo-post na pababali-baliktad, so hindi maganda yung dating, no? So nakakahiya at napapahiya yung product. Imbis na yung product is gumanda, ma-promote natin, hindi natin na po-promote ng maayos. So yung compliance sa company natin, dapat binabasa natin. Ano yung pwedeng sabihin, ano yung hindi pwedeng sabihin. So isa rin na sinasabi na, for example, sa mga events, di ba? Tapos ginagawang TikTok, no? So yung ginagawang TikTok, hindi daw yun maganda na kinukuha doon sa event, no? Tapos ginagawang TikTok. So ang gagawa tayo ng TikTok, yung TikTok ng sarili natin. So yun, isa rin yun na sinasabi. So titingnan natin yung company compliance sa pag-tell natin ng story. Kasi baka mamaya sinabi natin, dito sa kita ko, nakabili na ako ng ganito. Usually, yung mga Pilipino or hindi lang Pilipino, yung mga ibang lugar din, sinasabi nila yung hindi totoo, nakabili na sila ng sasakyan, nakabili na sila ng bahay, ng ganito, pero actually hindi naman galing doon sa kinita nila. So kaya nila sinasabi para mainganyo yung customer.
ah, baka pag sumali ako dyan sa company na yan, baka ganun din, kumita na rin ako. Kasi sabi, ilang buwan pa lang siya, kumita na siya ng napakalaki. So yun yung kinikwento ng karamihan para lang makakuha sila, makabingwit sila ng mag-join sa kanila. Pero hindi maganda yun kasi later on, may tendency na maalis tayo sa trabaho natin, no? Sa ginagawa natin. So isa ko rin na kakilala, kumikita na siya ng 500,000 a month, no? Tinanggal siya. So isa rin yun. So may ginagawa din siya na hindi maganda na pinopost niya sa Facebook. So dapat yung pinopost natin, yung tama lang, yung makatotohanan lang. Kasi pag nakita nila na totoo yung sinasabi natin, magkakagusto sila sa atin, ibig sabihin magugustuhan nila tayo at susundan nila tayo. Imbis na sa iba sila kukuha, sa atin sila kukuha kasi nakita nila yung sinseridad natin. Nakita nila yung totoong sinasabi natin, na ginagawa natin. Karamihan kasi sinasabi, ganito, no? Ito yung gagawin ko, pero yung ginagawa niya iba doon sa sinasabi niya. So dapat talaga ifa-follow natin kung ano man ang may ang sinasabi sa compliance natin ng company. Okay, then sunod, halimbawa kung meron kang product, no? Yung product mo ay sabihin natin supplement or skincare or something na pwede mong gamitin sa labas. Katulad ng ano ng anong tawag dito, for example, yung isang supplement na iniinom katulad ng supplement namin, so pwede mo siyang gamitin sa labas para makita nila, cause ka ng awareness, magkakaroon ng awareness, ma-aware sila ano ba yung iniinom mo, di ba? So ngayon dahil may pandemic, pwede nating ipakita sa Facebook. So halimbawa, nagpicture tayo tapos ilagay natin diyan yung product natin. So, syempre nakikita nila ano yung nasa ano picture mo, may parang may product doon. So pwedeng ganun. So pwede nating sabihin na nag-attend tayo ng convention, pwede nating sabihin nag-attend tayo ng meeting, oh, di ba? So isa 'yon na way na hindi tayo namimilit sa tao, na hindi tayo parang nagtitinda sa palengke, no? Kasi ang ating mga product, especially yung katulad ng ginagawa ko, yung product namin, talagang billion-dollar company, talagang maganda, mamahalin siya. So hindi mo siya pwedeng gawing pangpalengke, di ba? So sa IMG din, ganun din, no? So sa IMG, yung product din ng yung mga company na connected sa IMG is malalaking company, mga sikat na company, mga stable na company. So wag din natin gagawin na parang tinitinda natin sa palengke. Diba? So isa 'yon. Maiinis sila, magagalit sila. Katulad sa akin, sabi ko, meron akong bahay sa probinsya. Sabi ko, parang gusto na naming bumili ng panibagong bahay. Sabi ko ngayon, parang kung may gustong bibili ng bahay, sabi ko, okay din na ibenta ko. Narinig ngayon itong mga kapamilya ko din. Naku, pinagpo-post nila sa Facebook. At sinabi nila na lahat daw libre na doon. Ano, kumbaga, for sale. Lahat na, kasali na lahat. Parang ganon. Sabi ko, sino ang nagsabi sa inyong ibenta nyo yung bahay ng ganyan? Diba? So, nakita ng isa kong friend na Japanese. Sabi niya, Grace, alam mo ba na pinagtitinda na nila sa palengke yung iyong bahay? Sabi ko, ha, saan mo nakita? Nakita ko ito, pinopost ng mga kamag-anak mo. O, diba? So, isa yon. Kaya dapat, pag nagpo-post tayo, yung tama, no? Yung tama at maayos. Huwag nating itinda dyan na parang tinda ng palengke. Diba? So, para kang nagtitinda ng isda na nagsisigaw ka dyan ganito, no? So, yun. Kailangan natin nasundan yung rules, no? Yung rules ng company. At pwede nating i-share, depende dun sa maayos na pag-share, di ba? Pakita natin sa public. So, kaya sabi ko nga doon sa mga nag-share nung bahay ko, sabi ko, kung i-share nyo, nakita nyo meron akong share. Ako na naglagay ng picture, kasi merong nag-share yung nagkalat-kalat doon sa loob ng kwarto namin, yun yung pinicturan at yun ang shinare, no? So, sabi kong ganun, kung gusto nyo mag-share, pwede nyo i-share yung post ko. Kasi yung post ko, kumbaga, okay ako doon, no? Okay ako doon. Pasado 'yon sa akin kasi ako nga nag-post. So, 'yun pwede niyo i-share. Ikwento niyo sa kaibigan niyo sa Messenger na ganito. Pwede niyo ikwentong ganun, no? Then syempre, yung kaibigan niyo magtatanong, then pwede naman mag-direct, no? Pwede akong tanungin later on. So, hindi siya pwedeng ibenta na parang nagtitinda ka ng isda sa palengke, no? So, 'yun. And use the product
ipakita natin sa Facebook kung mga pahaging-haging ng product natin, no? Pwedeng ganon. Then your product, build your story. So yung product na yun, yun ang gumagawa ng storya para sa'yo. Katulad sa akin, yung product na iniinom ko, yan yung nakatulong sa akin nung nagkaroon ako ng karamdaman, no? So nung nagkaroon ako ng karamdaman, namumula yung mata ko, dumudugo yan. So for two years, dumudugo yung mata ko. So after nun, nakita nila, hindi na dumudugo yung mata ko, pero lagi nila ako nakitang umiinom ng produkto ko. Kaya yung produkto na yun na pinopromote ko, naging sikat siya doon sa probinsya namin, sa mga kakilala ko, kasi nakita nila, di ba na dumudugo lahat dati yung mata mo, ba't hindi na? At saka parang, bakit parang bumabata ka? At saka parang, bakit lagi kang, parang hindi ka nagbabago, yon. So, ibig sabihin, nakita nila, kahit tumatanda ako sa edad, yung looks ko, parang hindi masyado tumatanda. Parang sabi nila, 10 years ago nung nakita kita, parang hindi ka nagbago. Diba? Parang umuurong yung pagtanda. Diba? So, dun ko na nakukuha yung mga clients ko kasi nakikita nila yung improvement ko. Sabi nila, dati hindi ka nag-Facebook masyado, hindi ka marunong magsalita sa Facebook. Ngayon nakikita namin, ang galing-galing mo na. Diba? Yun dahil sa produkto. Yung produkto ang nagbibigay ng story sa atin. Make sure it follows your company compliance palagi. Kahit tayo nag-share, no? Kahit tayo nagbi-video, nagpi-picture, laging nasa compliance. Dapat tama sa compliance. Then most successful companies have many raving fans. So ibig sabihin, karamihan sa mga yung mga company na mga sikat na ikita natin na maraming tao ang may gusto, 'di ba? Example na lang yung Louis Vuitton. Sikat ang Louis Vuitton, mamahalin ang Louis Vuitton, nakikita niyo marami ang gumagamit ng Louis Vuitton, ng Prada, ng Chanel, 'di ba? Dahil ano siya, sikat siya. So maraming gumagamit. So ganun din, tingnan natin yung company natin, sikat ba siya? Marami bang gumagamit? So katulad ng company namin, maraming gumagamit, no? Nakikita natin ang mga gumagamit, mga social, no? So yung iba makisosyal na rin ako, 'di ba? So pero kung ang way ng pagpo-promote natin parang pangpalengke, kahit social yung pinopromote mo, kung the way ka mag-promote is pangpalengke, hindi nila yung magugustuhan. Mabuti kung gulay o isda o karne bibili nila, okay lang yan. Kaso kung mga branded na ganyan, hindi pwedeng pangpalengke ang style, di ba? So i-a-attune natin. Then, people take the product publicly wins, no? So yung mga tao na gumagamit ng product sa labas, no, na nakikita ng iba, ay nananalo. Ibig sabihin, nagsasucess. Kasi pag nakikita nila na meron ka pala niyang produkto na yan, sa'yo sila lalapit at magtatanong. Diba? So katulad sa akin, no, nakikita nila na nagtuturo ako ng financial literacy. No? Nakikita nila na minsan ang pinag-uusapan natin mutual fund. Nakikita nila na may real estate, may sasakyan, may mga discount sa mga sasakyan. Diba? Siyempre, pag bibili sila, nakita nila, ay parang doon kay Grace merong discount, doon ako kay Grace magtatanong. No? Ah, parang doon kay Grace meron, parang may discount doon, sa kanya ako magtatanong. Ay yung skincare, gusto kong mamili ng skincare, doon na lang ako kay Grace kasi yung kay Grace nakita ko parang bumabata yung mukha niya, dati maraming wrinkles, ngayon nababawasan, doon na ako sa kanya. Yung supplement, ay doon na ako kay Grace magtatanong kasi dati si Grace mahina ang katawan niya, nagkasakit nga iyan. Pero ngayon, tignan mo, lagi siyang malakas. Doon na ako sa kanya magtatanong kung ano yung iniinom niyang supplement. Diba? So yun. Kaya dapat pala talaga tayo ipapaalam natin sa mundo na meron tayo. Pero hindi tayo magbabandera diyan katulad sa palengke, no? Yung maingay tayo, no? Hindi ganoon. Kasi pati yung company napapahiya, no? Sa the way na mag-promote tayo, hindi maganda. Then sunod, be the brand ambassador, be proud of the company. So yung company is maganda, no? Yung company natin. So pwede nating gamitin yung t-shirt natin. Maganda 'yan na isuot natin, no? So kami din merong mga t-shirt. So sinusuot namin yung mga t-shirt namin. So ibig sabihin, ikaw ay raving fan. Ikaw yung promoter, no?
So hindi sinabing ikaw na yung company. So ito din ang pagkakamali ng iba kasi akala nila sila na yung company, no? So pwede mong isuot yung t-shirt, no? Yung mga t-shirt, yung mga mug or kung ano man na mga meron sila, no? Pwede mong gamitin yung relo, yung mga ganon, di ba? Pwede mo siyang gamitin. Pero hindi mo pwedeng sabihin na ikaw na yung company, no? So minsan nagkakamali na ang ginawa na nilang brand, sila na yung company. So yung company, nagagalit ang company. Oy, hindi ikaw ang company, kami ang company, no? Ikaw yung promoter, ikaw lang yung fans, no? So yun dapat maintindihan natin tayo mga Pilipino. Minsan mali na ang pagkakaintindi natin, no? Parang pati yung karatula natin, yun na sa company na. Tingnan nyo ang karatula ko to, pangalan ko to, Grace Time, life coach, di ba? So kahit saan nyo ako makita, kahit meron ako mga business, mga ano, company na pinopromote, yung aking karatula is pangalan ko. Karatula ko to. Ibig sabihin, brand ko to. Brand ito ni Grace. Si Grace ay promoter, isipin nyo na kayo ay model. So, ang isa bang model, sa kanya na yung company? Hindi, di ba? Kahit sabihin natin na sino ba ang ano, pwede nating example. Yung halimbawa, for example, si ano, Manny Pacquiao, no? Umiinom ng supplement. No? Pero nakita mo ba na ang karatulan niya is ano, yung supplement? Hindi. Na, ang karatulan niya, si Manny Pacquiao siya. Di ba? So, ganun. Dapat meron tayong identity na tayo yan. Hindi tayo employee. No? Isa rin yan, hindi tayo nagtatrabaho doon sa kanila. So tayo ay promoter, pero hindi tayo nagtatrabaho doon. So hindi tayo empleyado, kasi pag sinabi natin empleyado tayo doon, baka may pumunta doon sa office, hanapin tayo, at tayo ay empleyado doon. Diba? So yun, minsan na hindi natin yan naiintindihan. So yan, so become a raving fan. Become a raving fan of your company and your product. So be committed to personally using your product daily or whenever appropriate. So kung monthly man yan binuhulugan, gamitin natin. Monthly tayo maghulog. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na fun ka tapos hindi ka naman pala naghuhulog dyan. Hindi ka naman pala bumibili ng product. Bibili ka lang kung gusto mo. So yun. Pag lagi kang bumibili, mananalo ka dito sa business na to. Then, ayun, ano yung mga product nyo? Everyday ba yan? Isusulat mo weekly, ginagamit mo ba yan? Monthly, ginagamit mo ba yan? Diba? So, the more na ginagamit mo yung product mo, the more na may potential ka na manalo. Na manalo, ibig sabihin na mag-success sa iyong ginagawa. Alright, so sana marami kayong natutunan today. At ayan, this is session 6. So ang sunod nating session is session 7, is about compensation plan. Dapat alam natin paano kinikwenta ang ating kikitain sa ating business na ito. Alright, so thank you so much. Sana marami kayong natutunan today. At ayan, I'll see you on my next video.